Afternoon, thank you for the life of each and every one. Thank you, Lord, for everything that you are allowing and you are doing in our lives. Lord, bless your word and bless each and every one. As we sit at your feet, Lord, and listen to your word, and speak to us, O God. Bless your word, O Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Praise God. And let us open our Bible. If you have your Bible with you, let us lend our ears. Kahit kayo na sa online, let us lend our ears to the Lord. Try our best na hindi natin hayaan na isturbuhin natin ang maisturbo tayo sa kaaway, no? Nag-iisturbo sa ating pakikinig. Dahil lalong-lalo na kayong mga Tuesday group, because this is your day. Don't allow na maisturbo kayo sa pakikinig ninyo. No? Lalo-lalo na sa mga cellphones natin. Yeah, kung minsan na maraming ring, maraming nagpa-pop up. At kung hindi tayo maging careful, ay hindi natin namamalayan, ay inaagaw pa lang attention natin. Okay? Okay, so let's open our Bible in Acts chapter 2. And Acts chapter 2, let us start in verse 40. Acts chapter 2, let's start in verse 40. It says here, with many other words, he warned them, and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Okay? So, there is a warning in here. At sinasabi dito na, save yourselves from this corrupt generation. This generation is really corrupt. Ang daming ginagawa ng kaaway para masira or madisturbo ang mga anak ng Diyos. Kaya alam niyo, isa tayo dito na nawawarningan. Kaya sabi niya dito, save yourselves from this corrupt generation. Okay? Okay. Paano makakatulong para tayo ay hindi, para tayo ay ma-save sa corrupt generation na ito or this situation, these last days. Paano mga kaibigan? Kaya verse 41. Those who accepted his message were baptized. Ito po yung panahon na pagpe-preach nila Peter. And they are, winawarningan nila ang mga tao. Okay? At pinipreach nila ang salita ng Panginoon sa maraming tao. At sabi dito, sabi niya dito, those who accepted his message were baptized. At ilan? And about 3,000 were added to their number that day. Okay? And next verse.
verse 41. Nalabas. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Let's jump up to verse 46. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with gladness and sincere hearts. Ito pong verses na ating nabasa this afternoon, we can learn in here the order of salvation. Okay? Malalaman natin dito o mapapag-aralan natin dito ang order of salvation. Ito po ay nakakatulong sa atin kung mapag-aralan natin para mas save tayo or alam natin ang ating ginagawa at hindi tayo makukurap or hindi tayo mawawala or hindi tayo mawawalay or hindi tayo mawawala sa ating paglilingkod sa Panginoon. At unang-una, okay, makita natin dito na number one order is God wants me personally or want us to believe in Jesus. Gusto ng Panginoon na talagang tunay ang ating pananampalataya. Eh? Tunay wat kit biti, panag-serbi tayo siguro, ta, kwa. Iti problema, no, ay ayaman tayo. Dijay. Oray no tunay iti panag-serbi tayo, kahit tunay po ang ating pananampalataya kung nilalaro natin ang pananampalataya at paglilingkod natin. That's the problem. That's the problem. At iyan po ang karamihan na nangyayari ngayon. Okay? Yan po ang karamihan na nangyayari ngayon. But I tell you, in these last days, talagang ginagawa kasi ang kaaway ng lahat ng mga bagay para i-divert ang mga anak ng Diyos. Para maisturbo ang mga anak ng Diyos. Pero kailangan na tutuhanin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon dahil hindi natin alam talaga kung ano ang mga pangyayari. Kagaya ng sabi ko eh, tatlong bagay ang dahilan kung bakit ang dahilan kung bakit kailangan tutuhanin natin ang ating paglilingkod. Unang-una, rapture will come anytime, right? Pangalawa, God can come and take back our life anytime. Pangatlo, tumatanda na tayo. Ha? Kung hindi natin na tutuhanin ang ating paglilingkod, sayang. Okay? Bakit? Anytime, rapture will come. Kung matagal man ang rapture, anytime, God can come and take back our life. Sabi ko ngayon, pumunta ako doon sa burial, cremation na yung relatives ng member natin. Alam niyo kung ang way na namatay siya? Nagluluto daw sa kusina. Luluto sa kusina. May biglang natumba, wala na. Dead on arrival. Pagdating sa hospital, dead on arrival. Noong nag-service kami doon, pila-pila ang mga bangkay. Pila-pila daytan. Iso nga, very strict that the time. Kung ano ang time mo, yan ang time mo. Kailangan yung time mo, kung time na, ilabas mo na. Kaya rush po yung service namin. Habang nagsiservice kami, nandoon din yung bangka doon sa, doon, damat itang lungalungon, ijay likod ko. Sumarsaro no, nadamat yung Chinese na agga, o kaya ijay kwan, pila-pila.
When we went to Fanling, krematorium, alam ninyo mga kaibigan, kasarunong dagitay lugan nga maipan dagiti mapurang ijay nga kwa nga body. Kung natin panunod ko, Lord, sabi ko, buti sana kung believers ang mga ito. Imagine, kung ang believer, mapuuran lagarod iti bagina. Kung tunukan, mapuuran man iti karangwana. Nakaay-ay-ay magta. You can see, talagang pila-pila sa sarunod na gitada. May-may salang na nakuha di jay, ijay laang nga krematorium ti Fanling di jay. How about the other nga krematorium di Hong Kong? That is life. That's the reason why jay ipanagserbi tayo, yung pananampalataya natin, kailangan talagang alagaan natin. No, ayayaman tayo man ti panagserbi, ibagak kada kayo, uray markaan yun ti ibagak tata. Kung lalaroin natin ang ating paglilingkod, mark my word, even this moment, there will be a time that you will just piling up regrets pagdating ng panahon. Agkang kamada kayong tuti pa nagbabawi no saan yung ay sistema rin ti pa nagserbi. Panahon na po na dapat tayo po ay magpakatutuo sa ating paglilingkod. Amen? Hallelujah. Pangalawa is, sabi niya dito, those who believe, di ba? Were baptized. Pangalawang order of salvation is, if we believe, then we need to obey. Okay? Kung first time mo, tanamati ka, kunang nga mamati ka, and you accepted the Lord as your Lord and Savior, you need to be baptized. Kaya kung mayroon pang yan, hindi na baptized, you need to be baptized. Kailangan mabaptize ka. Yan po ang sabi ni Peter. Okay? They were baptized and added to the to their number. Okay? Number one, God want us to believe in Jesus. Number two, okay? Number two, God want us to be baptized. Kung hindi ka pa nabaptize, para sigurado, magpabaptize ka. Baka sabihin ninyo, bakit naligtas yung ano? Hindi naman nabaptize yung nasa kanan ng kanan ni Jesus noong naipako siya. Sabi ni Lord, you will be with me in paradise. Hindi naman nabaptize yun. Bakit naligtas? Oh, yan ang rason ng iba. No. Awan ganin tigundaway nan. Na agpabaptize pa eh. Because nakapako siya, di ba? Nakapako na siya, wala na siyang pagkakataon. Pero ikaw, marami kang pagkakataon. Mayroon pang baptismal pulot natin dito. Anytime we can baptize people. No need to go to the beach or to the sea. Yan. No need, andati to eh. Kung gusto ninyo. And those who are watching, kahit anong church ka, you know, baptism is next. Okay? Number three, sabi niya, isong inalak na ito yung NLT version. Kita man, no, mabiru kang ti NLT version. Very clear kami dito eh. They join, sabi dito sa verse, sa yung binabasa natin kanina, yung Acts. Sabi noon that they added to their numbers. Okay? Pero, napaka-clear dito po sa NLT, talagang na-simplify. Sabi niya, those who believe were baptized and added to the church. Very clear. Ganin, ang church is a group of people. Group of
people. Ang nasasabing church or group of believer. That's why number three order of salvation is join to a church family. The point in here is that kailangan may spiritual family ka. Hallelujah. Tatluhan ka nga bastardo. Moyo ti awan ti pamilyana, di ba iso di ay bastardo ko nada? The same with spiritual. We need to have a spiritual, we need to join a church family. Right? Yeah. One time, tinuro ko dito sa ano, sa jail ministry, na kailangan para paglabas ninyo, hanapin ninyo, ha? Para may may masasabing church family kayo. Okay? Dahil importante ito. Kaya hindi po pwede yung sinasabi mo, ay, basta makigimong ang uray, ang niyang ipagigimgimong nga, okay lang. That's wrong. That's wrong. We need to have a family. Ganon din sa literal, di ba? May pamilya tayo. And the same with spiritual family. Kaya, may spiritual family. Yan, you join. Why? So that you will be nurtured. You will be protected. Kaya, tingnan natin. In Ephesians, okay? In Ephesians chapter 2, verse 19 to 20. Basahin man natin. Okay. Ephesians chapter 2, verse 19 to 20. Dinagdagan ko ng mga verses para kung ituturo ninyo, it's good na mayroon din kayong mga reference. Sabi niya dito, consequently, you are no longer foreigners. Amo yung ti foreigner, foreigner tayo dito eh. Ito yung Hong Kong, foreigner tayo. Yeah. Haan nga tunay nga taga Hong Kong tayo. Da kami ati medyo. Yeah. Medyo dahil residenting kami dito. Yeah. Pero hindi po namin i-deny ang citizenship namin dito sa Hong Kong. Kaya kahit umuwi kami sa Pilipinas, hindi kami na-overstay doon. Yeah? Hindi kami kumukuha ng visa sa Pilipinas dahil ayaw namin i-deny ang pagka-Pilipino dahil kitang-kita naman na Pilipino eh. Ganun, no, i-deny mo, masukatan amin. Pati passport mo, agbalin na Chinese passport kasi dyan. But for me, kontento ako, hindi dyan umayak dito, hanak ng visa, gawin ng Pilipinas, hanak ng visa in China, oh, dual citizenship. Yung titunay, kakabsat, ijay langit. Yeah. Ijay langit, tunay, kakabsat. Okay. Kat, kunana kita, foreigner and aliens. Kunana. But fellow citizens with God's people and members of God's household. Tingnan ninyo, members of God's household. Ibig sabihin yun, household, family. Yan? Isang ano na, mati tayong gaya man, ay, fellow citizen with God's people. Tagalangit tayo gaya. Sang-sangaili tayo lang dito yung rabaw tindaga. Gangga na at kung na nati Ilocano. Oh, naunod din dyan. Okay. Kaya, ibig sabihin, may church family talaga. Household, sabi niya. Okay, verse 20. Built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Himself. Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Kaya, ayan, pupunta tayo dyan mamaya. Another is,
Acts chapter 12. I would like us to probe about church family. Dahito iti pagkurkurangan ti kurang ti panakaammo. Kulang sa pagkaalam, kaya kung minsan kung saan pumupunta. At sabi, di bali, ang importante, maglingkod ako, makisimbaak, urayan niya ti pakisimsimbaanan. Kasla nga butterfly, kung saan-saan. Yan? Yan. Okay. Where is that? Where are we now? Acts chapter 12, verse 5. Okay. Yan. So, Peter was kept in prison. Nung na-imprison si Peter. But the church, you see, ah? But the church was earnestly praying to God for him. You see, the church is, sabi ko kanina, church is a group of people. Diba? It's a group of people. Kita niyo kakabsa? So at the church, it's a group of people. And that group of people is a family of God. Hallelujah. Kasla ko mati free believers. We are a group of believers and we are free believers. Huh? One family. Praise the Lord. One family. Hey. And Ephesians. Okay, Ephesians chapter 5, verse 25 to 26. Gusto kong basahin natin ito. Okay. 5 chapter 5, verse 25. Sabi niya, Husbands, walang husband dito. Wives ang mayroon. Love your wives. Okay. Tapos, tingnan ninyo ah, just as Christ loved the church. You see? Just as Christ loved the church and gave himself up for her. Diba? The church is the bride. Tama? Jesus is the groom. Kaya sabi niya dito, a church is a family. Adati ama, adati anak. Hallelujah. Kunanan dito, husband, ayatan niyo, di asawa niyo. Just as Christ loved the church, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Kaya makita natin dito, church is a group. It's like a family. Yes? So nga, mayanti ang pamilya na, di ba? Mayanti ang pamilya na, ah. Awanti pamilya mo. Awanti ang mga tarayin dito yung kong. Nga ma, a daily time. May time na kasagsagan ng COVID. Ay, baitos lang. Di ba? Baitos lang. Eh, syempre, hindi na tayo tumanggap. Pero sa kaloob-looban ko, masakit lang na talaga na hanmo nga tanggapan. Pero kailangan eh. But, kaya we decided to, sa mga leaders na talagang haan tayo, anyang hindi araminan tayo, kakastoy magtigubyano tayo. Hanmo nga mabalin, kas anong nga nga dati member tayo. Natutungtungan mi na just to comply for the government protocol, what we did is, we took together, no, in case man, ada iti member tayo, nga talaga nga tunay nga member. Tunay nga member. Adamot niya, anin naging. Madalang ti kasapulan na, sananto ko na nga, umayang mo, sana ko na. Mayot ti tunay nga member, talaga nga, supporter na taang talaga nga mang aywan ti pamilya, mang supporter ti pamilya. Kasi dyan, hanga di dati ka sa pulang, sa muntun ko na nga, ay pangyong pumayak mo. Kasi dyan. But, amoyo din kasi namin, nagtutungtong kami kanag yung leaders.
Adamat iti boarding house ni Sister Margie, isun ati pangipanan tayo. Katun talaga nga, awan ti pagbayan na, tulungan tayo ah. Kasi kaya tinagtutungtungan mi actually. Yeah? Ng pagayatan ni Apo Diyos, nga awan nga talaga mahan kami nag-accept dito eh. Idinalpas niya amin, sana to, hindi umay, nalpasan di lockdown, but umay dapat ati testimonyo da. But, ala, aduh, gayang tikayat ng agbrikan. Ang dami pa lang gustong magbrik, pero dahil close ang church, hindi tumatanggap. Ay, inananong sandal. Inananong sandal. Sana tumatlang, ay, ang salamat tayo, tanay, close day church. Tataan tayo nga nag-break. Ah. No, maminsan, talagang ingahan tayo nga makakawatan niya, ma'am. What we will know is things will work out. Things will work together for good to those who love God. Hmm? Yan. Pero napakaganda nga may family ka. Hallelujah. Yan. May family ka. In Ephesians chapter, where are we now? Ayan, 26, paki-flash man niya, 26. Nabasa ba? Nabasa? Ayan. To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Ayan, kunaktan tayo. Kung may pamilya tayo, doon tayo matuto, doon tayo matorture, ay, matorture na? Doon tayo manorture, doon tayo madisiplinahan. Doon tayo lalago. Hallelujah. Mm. Alangan mo't nga, Juan. Okay. Hallelujah. Praise God. Another is, ganito, kung yung hindi pa nakakaalam, kung may pamilya ka, importante ang spiritual family. Sa pamilya, may ama. Isn't it? May ama, may ina. Ganon. Okay. And church is the same. Alam niyo ang isang importansya ng may church ka is ito pa. In Acts chapter 2 Corinthians. Kasapulan nga kailangan alam natin ito. Alam kong alam ng iba sa inyo, pero it's good to be reminded, no? Chapter 11, verse 2. 2 Corinthians. Chapter 11, verse 2. Sabi niya dito, I am jealous, sabi ni Paul sa mga taga Corinthians. I am jealous for you with a godly jealousy. Adagayang tigadli jealousy niya. Hmm? Tapos sabi niya, I promise you to one husband. Sino ang husband? Sino ang husband dito? To Christ, di ba? Sabi niya, I promise you to one husband, to Christ, so that I might present you as a virgin to him. No, I promise you to one husband, sabi niya. To Christ, so that I might present you as a pure virgin to him. Anong ibig sabihin nito? Di ba no ag-asawa ti dati ang kasar? Yeah? Dati ang kasar ko. Dijay parents ko i-present da, dijay anak da. Ganon. Present na dijay anak da. Yawat da pa ikipia. Yawat da. Alam ninyo pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, your pastor will present you. Your pastor. Our pastor is our bishop. Di pastor na dahito yung pamilya ni bishop.
Apostle Paul dito is so that I might present you as a pure virgin to Him. Sabi niya sa mga believers doon, kongregasyon niya doon sa Korinto. Ituloy natin, next verse. Sabi niya, but I am afraid. Natatakot ako, sabi niya. That as just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from the sincere and pure devotion to Christ. Ay, madanaga na. Mabuto na ko na ni Paul, Apostle Paul. Baka hindi na maalilaw kayo kasla iti pa ng alilaw ni Oleg ka ni Eva. Nga nabaw, hindi diya'y tunay wano na puno nga panagserbi. You see? That's why we need to be faithful in maging matatag tayo at maging totoo tayo sa ating ginagawa. And? No, ano nga isistimaran nga agserbi? Sino nga ti mangi-present kin ka? No, anya ti papapanap? Oh. Ang katanungan ito, sino ang magpapresent sa'yo? Kung sino-sino ang pupuntahan mo, pinupuntahan mo? When I was in the Philippines, mayroong isang namatay. Pero ang namatay na yan, walang tunay na commitment. Walang tunay na commitment. Alam naman natin sa atin, mayroon ang mga born again, iba-iba ang kuhan, may Assembly of God, kung ano-ano dyan. Ito, namatay na ito, kung saan-saan pumupunta. Alam niyo, noong namatay siya, yung pamilya, sabi niya, eh, kayo nga ang na kayo man, mang punpun. Eh, alam naman niyo sa Pilipinas, mahilig sila sa ethics na sinasabi. Yeah? Yung member mo, dapat, no member mo, akutahan nga makibiyangan, tida duman, kas jay. So, ibig sabihin, eh, dahil hindi naman na, iskunan di man di jay, kunan jay, pastor nga, haan man nga umayday to, isang paminsan lang, sumulupot. Biro ka niya, ano, anya titunay nga pastor na, ta iso ati mang ofisye. So, napanmanan, hindi may isang nga, kwan, kas jay matlaang, mamaminsan mat, nga amay dito, biro ka niya, ano, sino piman titunay nga pakigimgimungan na, ta iso ati mang isubliya ititapo. Kas dyan. Ngang kaputan natulog tayo laon unay kan awan ti kwan, ay kat maliblidai dalaga rod piwanan, awan pala ang ti tunay nga mangipunpun. Kat oray no kas dyan, ay kat na, ala, kat na, wana oray no arani din tayo. The point in here is that, you see, bangkay pala ang hanamun, at matay lang arun, hanap pala ang amun, ay natin, pamilya na, wano mag-isubli ka niya na ijay tapo. Kaya kas jay, apay nga maisursuro na gito, tapo ngay, you know, if you know the truth, mas lalo mong mahalin. At hindi nung basta-basta, para kang sangsangailing akan kanayon. Diba, no, pamilya mo, ay, kata, tumulong ka, masapon isakit mo, ah, masapon na ko, ah, kasi dyan, isn't it? Yeah. Oh. Noon ni amam ako, hanggang po ta, nagkurang ni amam ko, ay, ni amam ko, kasto, hindi ang aramida na, apay yung kayo kung ko na, hindi yung lobo. Huh? Ura, no, nagkurang ni amam ko, haano ang nga, kung, abuang lataang, kuan, wano ni manang mo, ni nakabsak mo, haano ako na, ay, nakabsak ko, makot kasto, yung naglalaki man, inaramid na, nagtakaw, ay, yung kaibagbagati kas dyan. Because it's your family. You see? Importante ti adati pamilya. Nakababain di siya. No, tira ti papapanang. Pagdating ng panahon, sa to ko na nga, ay, Bishop, i-present mo mat siya. No, siya, siguro ba't ko na, kalbiro ka, ano, niya, tinaw na panahon.
Tumatawa tayo dito, pero ito'y totoo. That's why it's good to have a family. Yeah? We need to love our family. We need to support our family. We need to protect our family. Amen? Amen. Ah, hallelujah. Praise God. So, yan, number four. Number one, if we believe, God wants us to really believe in Him, we need to be baptized. We need to join in a church family. These are all biblical. Huh? And pang-apat na order is ito. Number four is devote yourselves to the apostles' teaching. Masampol nga kailangan na i-devote natin ang ating sarili dahil sa ay sa mga katuruan ng mga apostles natin. Our apostles is our bishop. Yan. So, adahita ko na iti Acts chapter 2 verse 42 na devote themselves to the apostles' teaching. Yesuro-suro ati papastor tayo. Ang runaan ati bishop tayo. Amen? Napakaganda yung DTC natin. Dahil yung book ng DTC natin ay karamihan po ay teaching ng ating bishop yun. Yeah. And apostles teaching. Bakit apostles teaching? Alam niyo ganito. Gusto kong malaman din uli ninyo ito. Ang foundation ng tunay na church, listen to this. Ang foundation ng tunay na simbahan ng Panginoon is prophets and apostles. And the cornerstone is Jesus. Meaning, haan tayo nga, isuway nga, kaya kailangan na kwan. Ibig sabihin, tingnan natin yung talagang tunay. Okay, bakit ko sinasabi ito? Ganito kasi yan eh. Adalang tilinmain. Adalang tilinmain nga imaduti pa nakaamunan. Kunanan nga pastoran. Sumina ka no? Agaramit ti church na. Chapter 2. Tan tayo. Ephesians chapter 2. Let us read in verse 21 to 22. Tapnuhan nga hirap sumursurutan. Self-appointed kada self-proclaimed. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Next verse, please. And in Him, you two are being built together. Okay, name. Start to 20. Kita man. Verse 20. Ayan, 20. Eh. Verse 19. Nagsinukat gayang dito yung note ko dito. Okay. Consequently, yan, binasa natin kanina ito. You are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens
citizens with God's people and members of God's household. Verse 20. Built, you see, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ himself as the chief cornerstone. See? Isa nga the foundation of the church, apostles and prophets. Apostles and prophets. Yan. Yan. So, evangelist, pastor, teacher, kurang. At the foundation talaga nga apostle and prophets. So nga, mabigbig tayo siguro, awanti panagwadwa. Wala pong pag-aalinlangan ng ating bishop is apostles. Apostle Paul is the one. You see, Apostle Paul naglukat tinagadong nga simsimbaan. We have more than 500 churches in the Philippines. We have more than 140 plus churches outside the Philippines. Haantay yung kakansap nga agdwa-dwa nga ti bishop tayo kat apostol. Iyay, kitang tayo. So, masapul, masirib tayo. Ay, kaan nga di dyan? Oo, napan na naglukatan ni dyan. Yan, maindala ang kutunada ka pastor na, nanda naglukatan. Ang kayo mo't sumursurutan. Ay, nako. Ah. I tell you, not everyone. Yatan yun, nagitapin manong. It's good nga, pinapaskul na tirupa, dakot at sublida. Yaman ko ni Apo Diyos, tapin mas kulti rupa, dakot nagsublida. Ang nagiti nag-i-impis pa ilaan, alikot anya nga eh. So, damad lang mo, tinangibaga nga kunada nga, yaman na, masapong na papuskulak at tirupa, kunada. Yes. Yaman tayo na nagsusublida mo ilaan. Nagsusublida na doon. Walo nagiti na doon, malablabanan da. Papuskulang tirupa da. Let's continue to pray. But we need to know this. Sa pulang mo, ngaamuan tayo na ito eh. Kapunghan tayo nga basta may bawbawing. Inawis na kalaan, kaputa ako. Magpapaawis ka magtunan. Yeah? Aluya. Okay. Amo yung ti foundation. Ti foundation nga ikat di jay. Jay pinakaluwis nga load, bearing the load, jay the whole building. Iso na ti mang awit amin ni jay. Kadagsan mo no kabakod iti building. Dati foundation. Kano haan nga nabakod ti foundation, ay nalakaan nga, mamungun. Because every now and then, there is a typhoon. There is a kalamida. If the foundation is not firm, nalaklakang ang matumba. The cornerstone is di Jenny. Yay, umuna nga ikabilda iti suli nga iso ti pagbasaran ti amin nga rukod na. Ijay, no daytoy kumanya? Daytoy, ditoy ti ayan na dayta. Iso na iti na mag iso na nga iti nag magkunik ijay duwa nga wall. Yeah? So then magkunik iti duwa nga wall. Makita yo kadag iti old kwan adangay pa iti na isuratan nga iti nasuratan ti date na ijayen nga iso ti nagkunik iti iso pagbasaran na di amin nga connection na di yay building. Yeah. And Jesus iso ti nagbi-connect kada tayo. Kani ama ken nga da tayo idikat aliens tayo.
unbelievers tayo. But because of Jesus Christ, nagkaroon tayo ti connection. Iso na ti chief cornerstone. Hallelujah. Amen? Yan. That is foundation na sinasabi nila. A stone that forms the base of corner of the building joining two walls. Ay, dupak man. Kaya pinaka corner na. Okay, number five. Number five. Hallelujah. Number five is we need to commit the next order is let's commit to regular worship. Masal mo lang regular de worship tayo. Hanga de agkara absent ka. Karkaro, i-assign na kapay. Ay, naragsak tayo kumaang namang aramin. Amen? Amen? Naragsak tayo kumaang. Ay, kararag tayo, katkuna tayo. Especially this time nang naka-online tayo. Alam ninyo mga kaibigan, malawak na ang sinasakop natin. Okay? And many, kung minsan nandoon sa Saudi yung kasama natin, nandoon sa India. At dito pa iti taga-India, nag-testimonyo pa iti na minsan, iti Sunday. Ano? Ano, adaday dyan? Kung saan-saan sa mundo, sulok ng bundok. And especially this time na hindi lang naman tayo ang nalalockdown. Mayrami pang mga nasyon na nalalockdown. Our brother in Shanghai, nalockdown na iman. Handa nga hindi sila makapunta sa trabaho dahil walang bus. Wala silang sasakyan. Di sila makapunta. Kaya kailangan na makipag-online sila because they cannot gather together. Ay, agyaman tayo. Tanim, medyo makagad-gather tayo. So, magundamayan tayo, mananaday to eh. Medyo makagad-gather tayo. I just read this morning na pwede po ang gathering 85%. 85%. Mabalinan. Medyo basit-basit ti distansya na. Yeah? So, hallelujah. Maka-join po nun tayo. Praise the Lord. Yan. Worship. Hebrews chapter 10, verse 25. Okay. Hebrews chapter 10, verse 25. Ang sabi dyan, commit to regular worship. So, ano na dati kung daway tayo, nga umay tayo. Ay, kat na maawatan tayo, no, dagiti amamo yung pailaan, kat talaga nga maladaw na kayo nga pagparwaran. Anya nga, maawatan na kayo. Pero kung no, nawaya kayo, kat aramido nyo, ati best pa yung nga panag-serve, panag-dayaw ti Apo. Let us not give up meeting together. You see? Let us not give up meeting together. As some are in the habit of doing. But let us encourage one another and all the more as you see the day approaching. Nganan, hindi ati apo. Kati pa nagtitipon tayo, may sanay ta, na pa nagpipinabilag tayo. Eh? We will be strengthened and we will be empowered if we gather together to worship God. Kita niyo kakabsat, ano tinaawan ka po ni Jilakdang? Tawag di gathering. Maraming nawala kaya. That's why there is power in gathering together. Antay manin na amo, di ba? Adaman ang sumarunong. Adaman ang sumarunong. Sub-variant, kung kunada ijay. Six-way, kung kunada. So, wakunan ka nun ni sister nga, ijay, may isang sister tayo nga, kat iparwar mo garudan siya kung aamo, sakbay nga umay day ta nga six-way. Ano nga anak nga rumrumar, awan, mabagtita, kunana. Anak nga makigimong, awan. O, imbag ta, palubos ni amo na.
Okay. Kung nandiyan ay amo na kat parwaron dak mo asak bay maning nga umay data 6 wave. Hallelujah. So ano, kung may pagkakataon, sige. Agaya yun ng sa nakaraan. May joint kasi. Ginawa natin. Every outreach. Dahil hindi pwede ang overcrowded. Kaya ang nangyari, central, ini-start namin ng first Sunday. Ang first ay central, of course central, tapos makijoin ang isang outreach. Ganon. Next Sunday, another outreach din yung makijoin. Next Sunday, another. E di natulpos amin yung outreach yung iso mo diyan pa nag-lockdown. At least nakipag-join na amin. Huh? You see? Hindi natin alam. Ganon din yung Vitus noon. Bigla. Biglaan. Kaya kung may opportunity natin, ay, sa tayong tukul ko na ijay Zoom, okay, ang kapi tayo. Oh, mga tayo magmabalin, ang kapi ijay Zoom. So nga, yan, huwag tayong magsasawa. And number 6, and Acts chapter, yung binasa natin, Acts chapter 2 ba yun? Verse 46. Kaya ang first na order is God want us to believe, He want us to be baptized, He want us to join in a church, in a family, He want us to devote ourselves in the apostles' teaching, and let us commit regular worship. Yan, para ma-nurture tayo. And number 6 is, anong sabi doon sa Juan? Number 6 is, let us connect to small group fellowship. Okay. I would like us to see this. Sabi niya dito, every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and eat together with gladness and sincere hearts. You see, they broke bread in their homes and eat together. Okay? Ibig sabihin, mga kaibigan, it's good para tayo po ay lalago. Yeah? Tayo po ay lalago at tayo po ay maalagaan, lumago sa ating paglilingkod. Connect to a small group or join to a small group or cell group. Amo yung gamin, kakabsat, kastoy. Kahit we are big congregation, kahit sabihin natin big congregation, you know, it's good to have a cell group in ministry. Okay lang kanya yung kastoy, but it's good also to have cell group, the same. Tanong ko nang, haan ka nga bakit you join the cell group when no ministry, ay maiyaw-awan ka. Haan ka man nga dumakal. Padasan nyo ka din. Di ba na-try ninyo na punta kayo dito. For example, Sunday. Yeah. Example, Sunday. Pumunta kayo dito. Everybody, they have their own group. Tapos ikaw, lalo-lalo na kung hindi mo alam na ikunik ang sarili mo, para kang mayaw-awan ka. Para kang stranger. Yes. Why? Because you don't have your sin group. It's good if you are mature because you know that you connect yourself. You are brothers and sisters. You are one family. At sabihin mo, ay, oray niya, kainay na yunak, ah. Oh, balay kumatday to, yung handang matgaday kayo tinaking balay. Eh, diba, ganun? Yan. Kaya, yan po. Kailangan may sin group tayo. Kaya kung sa amin, kung ay sa Sunday, kung may baguhan, talagang ano namin ng cell group. Of course, kayong mga weekdays, dahil kaunti kayo, but kung dumadami kayo, then you need to have a cell group also, ministry. Para may kanya-kanyang trabaho sa loob ng pamilya. Ganun. Hallelujah!
Amen? O, ganun po. At kaya dito, conclusion natin. Conclusion. Ang conclusion is in Philippians chapter 2. Colossians chapter 2, let's start in verse 12. Philippians chapter 2, let's start in verse 12. Therefore, sabi niya dito, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, sabi ni Paul, but now, much more in my absence. Ah, so nga, ibig sabihin, ay, kahit walang nakakakita, sige lang. Mas lalo tayong maging obedient sa Panginoon. Yan? Tapos sabi niya dito, continue to work out your salvation with fear and trembling. Continue. Di ba may teaching na basta tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, you are saved. Isn't it? Ayan. Yung eternal security na teaching. Basta tinanggap mo ang Panginoon, naging anak ka ng Diyos, okay na. At anto pa iti, kung ano, agbaso ti anak mo, ano, haan nga, lumdungig ti anak mo, oras si ka nga ama, kung ina, si ka pa yung ti mga ibaga nga, ibalod yun. Di ba? Oo, kung talaga ano yung isang tao para magbago. Hmm? Yan, continue, ibig sabihin, hindi po one-shot deal, kailangan i-work out mo. Yan, i-work out mo. Paano mo i-work out? Ito nga, order of salvation. Kailangan gagawin natin ito. Kailangan yung fellowship, kailangan patuloy na teaching, kailangan patuloy na pag-uwi sa Panginoon. Ha? Work out your salvation. Continue. Yan. Continue, ibig sabihin, tuloy-tuloy. Ha? Verse 12. Verse 13, I should say. For it is God who works in you to will to act according to His good purpose. See? Kung itutuloy natin, okay, let's continue to do it. Magtatrabaho din ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya tama yung sabi nila na, do your best and God will do the rest. Yan. Gawin mo ang best mo, tutulungan. Yung hindi mo kaya, gagawin ang Panginoon. But you have done your best. You have done your best. Kaya ito po mga kaibigan, at makita natin dito, kikilos ang Panginoon at ipapatupad kung ano ang purpose ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya let's continue to work out our salvation. Hmm? Hallelujah! Kaya purihin ang ating Panginoon at may warning po, mga kapatid. May warning. I would like us to see this in Romans chapter 16. Na-miss ko ito. Kaya kailangan po na yung teaching, kailangan na may-mayat kayo kami nukwa. This time, ang dami nang lumalabas sa YouTube, Facebook, ay, a duty preacher. Kung minsan pa, talagang ang gagaling nila. Gagaling nila. Kung minsan pa, parang napakaganda. Pero kung dumating na sa end, ay, iba na. Oo, kaya mag-ingat tayo. Kaya maraming nagsasabi nga, ay, mayat mo. Isupi man nga, maininganyo ka, ang dundungo. Untunong gaya maagdan, di malmalpasan. Ay, sabali kaya mo.
Kaya kung hindi tayo maging careful, alam niyo, kaya the best that we will do is, we need to, kung po pwede, yung mga pastors na lang natin, ang pakinggan natin na mga teaching. Kung hindi ka sigurado, huwag ka nang makinig doon sa ibang teaching. Dahil ang kaaway ngayon ay talaga ang ako. Aramilon na pimanti amin. Karkaro tata, tati interest tida dumakot. Ay, tapno maka-monetize da iti, niya din? Iti YouTube da, kada Facebook da. Talaga ang kwan. But that's why we need to be careful. In Romans chapter, ito yung last man natin to. I urge you, brothers, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them. Yeah? Ay, aganad kayo, kunana. Ganad kayo. Kadagiti ang kukusti divisions. Kunana ita. Their own okay. For such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites by sloth, talk, and flattery, they deceive the minds of naive people. Kanyo? Talagang mang-alilaw da. Cause that division. Kontra. Kadagiti na ad-adal tayo. So that's why we need to be careful. We need to be careful sa lahat ng mga napapakinggan natin. Dahil yan, ganad tayo kakamsan. Ano, adu dagiti ang kukusti divisions. I-divide that is simbaan ni Apo Diyos. Malakdan dagiti siya. Kastoya, tingnan ninyo. Kita nyo kali. Ano na kiti pumanaw nga? Padaksan dami, di simbaan. Well, katkunada nga, malikamot simbaan tayo. Nga, dahito eh, ti pagpakatistingan tayo, mga kakabsa. No talaga nga na inimbagda. Ay, kot nasaysaya at kumangat, ti aramin doon da. Diba? Nasaysayaat na kong mga apay ngayon ta, agbalbalo na magkat, idadada dito'y nagmamayan, ti ugali da, itikin manong da, kunada nga, iso da ti, okay, kot apay ngayon nga, sumabsabali da mo, at nga ron, ay kot mo nasaysayaat na ngunda tayo, ako, nasaysayaat kong mga ron, ati arami dun da, mas jay. Tanyo jay Pilipinas, kunada nga nasaysayaat da, dyan bangir ko, apay meta, nang dadadaon na tamo, pero harap niyo dun da. Tinmayab pa yun ni inadan. Okay, so these are the order of salvation. Kaya magiging masapol nga isistima rin tayo. Amen? Kailangan na maging totoo tayo sa ating paglilingkod. Tama, maraming mga hindrances, maraming mga testing, maraming problema. Pero hayaan natin na ang room pa rin ng Panginoon ang mangunguna sa buhay natin. Amen? Hallelujah. So, may God bless everyone. Let's continue to serve God faithfully. Salamat po Diyos sa iyong salita na aming napakinggan. At tulungan mo kami para itong napapakinggan namin, Panginoon, ay magagampanan namin. At sana po, Diyos, hanggang sa iyong pagbabalik, Lord, tapat pa rin kami at walang makakahadlang, Panginoon, na kami po ay sasama sa iyo. Lord, thank you. It's our desire, O God, that if you will come, you will take us in our final home. This is our prayer in Jesus' name. Amen. God bless you. God bless everyone.